Darating at darating yung pagkakataong malalaman mo na hindi mo pwedeng kontrolin ang kahit ano. Hindi mo pwedeng kontrolin ang kahit sino. Hindi mo pwedeng panghawakan at hawakan ang kahit sino. Because the longer we grip, the longer we control, the more we lose control, and the more we lose control, the less the energy is. And then, we fall into sadness, we fall into melancholy, we fall into loneliness, more jealousy, more envy, more anger, more disappointment. What's wrong? Hindi tayo maaaring dumating sa pagtanda nang hindi natin naranasan ng mga araw na matamlay. Mga araw na walang gana. Mga araw na parang ayaw mong gumising. Mga araw na nagtatrabaho ka pero dahil kailangan lang. Yung araw na matamlay, yung araw na walang gana, ay bahagi na ng ating buhay. Kahit bahagi ng ating buhay, ay hindi ito pangkaraniwan. Sapagkat ang talagang pangkaraniwan ay sigla at saya. Diba sinasabi ng kanta, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Gusto ng Diyos masaya tayo. Gusto ng Diyos masigla tayo. Ayaw ng Diyos matamlay tayo. Ayaw ng Diyos wala tayong gana. Pero bakit ganun? Ano ang kabaligtaran ng matamlay? Ang kabaligtaran ng matamlay ay masigla. Ano ang kabaligtaran ng walang gana? Ang kabaligtaran ng walang gana ay masaya. Mayroong mga araw na matamlay. Mayroong mga araw na walang sigla. Mayroong araw na walang gana. At anong gagawin natin? Dagdag ng konting kain, kumain tayo sa labas kaysa kumain sa bahay. O kaya, mag-inuman ng konti para sumaya-saya. O kaya, mag-video kay muna, makakuha ng mataas na score. Pagkatapos, pag nakakuha ka ng mataas na score, kantsawan mo naman yung mababa. Magkakatawanan na kayo. Pero pag uwi, wala pa rin gana. Kasi akala natin, malulutas natin yung matamlay na araw sa pamamagitan ng dagdag na party, dagdag na kain, dagdag na inom, dagdag na videoke, dagdag na kwentuhan, dalaw sa kaibigan, konting pasyal. It does not solve it. Because doing things in the excess does not bring us to delight. The opposite of depression is delight. And how do we achieve delight? Paano natin mararating yun? Diba? Dahil sa sobra na tayong walang gana, pataas din ang pataas yung ating frustration. Pataas din ang pataas yung ating selos. Wala kang gana sa buhay, pero ganadong ganado kang magselos. Wala kang gana sa buhay, pero ganadong ganado kang mainggit. Wala kang gana sa buhay, pero may gana ka na magalit palagi. Wala kang gana sa buhay, pero inaaway mo lahat. Pasensya na lang sila kapag nasagasaan sila ng bad mood ko. Paano? Anong gagawin natin? Kaya tayo nawawala ng gana ay sapagkat akala na natin ay nakatuntong na tayo sa mundo. We are stepping on the world and the world is under our control. We think that the office is under our control. We think that the city is under our control. We think that the children are under your control. We think that you are in control of life. And you know where that leads you? To depression. Kasi darating at darating yung pagkakataong malalaman mo na hindi mo pwedeng kontrolin ang kahit ano.
Hindi mo pwedeng kontrolin ang kahit sino. Hindi mo pwedeng panghawakan at hawakan ang kahit sino. Because the longer we grip, the longer we control, the more we lose control, and the more we lose control, the less the energy is. And then, we fall into sadness, we fall into melancholy, we fall into loneliness, more jealousy, more envy, more anger, more disappointment. What's wrong? Balikan natin ang Ebanghelyo. Sila rin takot. Sila rin pagod. Sila rin wala ng gana. Paano nila naibalik yung gana? Paano nila naibalik yung sigla? Paano? Nakita nila na mayroong mas malaki kaysa sa kanila. Nakita nila na mayroong mas malaki kaysa sa kanilang pangarap. And it is the Lord. You want to be happy again? Discover somebody greater than you. Discover a vision greater than you. Look for a life bigger than your life. And then, you will find delight. You will find joy. You will find happiness. That happiness no one can take from you. Sa ating pagtakbo ng buhay, habang tayo'y tumatanda, parang palagi na lang nadadalas ang buntong hininga at sinasabi natin, "Hay buhay." Pero kung makikilala mo lamang na mayroon pang mas malaki kaysa sa'yo, mayroon pang pangarap na mas maganda kaysa sa pangarap mo, mayroon pang kinabukasan na mas maganda kaysa sa kasalukuyan mo. Somebody greater than you, a vision greater than you, a life bigger than yours. You know how life will be? You will stop saying, "Hay buhay." And you will start to say, "Wow, buhay. Thank God I am alive. Salamat sa Diyos sa buhay." Hindi natin kailangang masyado ang IQ. Hindi masyado ang EQ. Ang kailangan natin, wow quotient, to be able to live for something greater than your dreams. To be able to live for something bigger than your life. To be able to look forward to something bigger than this universe. And then you will be happy. And you will say, life is worth living. Life is exciting. Wow, buhay.